So, kamusta mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kasi ito yung isa sa mga balita po, actually kahapon pa na hindi masyado pinapansin. At ito po ay regarding po sa pag, ano, aprobado na mga kababayan, ha? Aprobado na. Sa wakas, mga ka-streetwise, sa panahon po ni PBBM, magkakaroon na po ang Pilipinas ng submarine. Maybe next year, 2025 or 2026, or bago matapos po yung term po ni PBBM. So ngayon kasi mga kababayan, ito nakita ko to sa balita po ng News 5. Okay, sabi dito, NEC, suportado ang plano ng AFP na bumili ng submarine. Okay, dito plano pa lang, pero ang nabasa ko po sa mga ibang news article, aprobado na po ni PBBM. Okay, sabi dito, no, suportado ng National Security Council ang plano ng Pilipinas na bumili ng submarine bilang bahagi ng military modernization at pandepensa sa West Philippine Sea. Ayon kay NSE Assistant Director General Jonathan Malaya, aniya, mas palalakasin nito ang kakayahan ng ating hukmong dagat. So malino mga kababayan, ang pinaka-reason po kung bakit po bibili si PBBM ng submarine para po yan sa West Philippine Sea. Hindi po katulad nung ginawa ni Digong na halos ebenta na yung teritoryo ng Pilipinas. Ang bobo talaga mga kababayan. Ang bobo. 'Di ba napapanood niyo ba si ano si Harry Roque? Napapanood niyo si Harry Roque, 'di ba? Sabi ni Harry Roque. Ganito yung palusot ni Harry Roque eh. Ang tribunal po, ang on-close po ay hindi naman po pinag-aagawan diyan yung isla, kundi tubig po 'yan. So wala pong teritoryo pinag-aagawan sa on-close. Gago ka ba? Bobo ka ba? Kasi mga kababayan, yung UNCLOS po, ito po ay laws of the sea, di ba? UNCLOS. Di ba? Tungkol po ito sa teritoryong dagat. Totoo naman na wala po tayong pinag-aagawan teritoryo dyan po sa West Philippine Sea. Pero pinag-aagawan po natin dyan is yung economic, exclusive economic zone. Tayo po yung meron yan. Sa atin po yan yung exclusive. Kaya nga exclusive eh. Exclusive economic zone. So ngayon, hindi ko kapag sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na ayaw namin na may Chinese vessel diyan sa exclusive economic zone namin, dapat masunod 'yon kasi nga ayaw natin. Pero yung kabubuhan kasi ni ano, nagbububuhan lang 'yan eh, si Roque. Masyado niya pinapaikot yung mga supporter ng mga DDS tungkol sa isla. Eh wala namang isla pinag-aagawan dyan. Ang pinag-aagawan natin dito yung exclusive economic zone. So ngayon mga babaeng, malinaw po ngayon ang pinaka-motivation po ngayon ni PBBM kung bakit po siya bibili po ng submarine. Para po, protektahan po yung West Philippine Sea, especially po yung exclusive economic zone po natin. So ngayon na, panoorin muna natin to, no? Okay. Ito. Ito nakuha ko to, no. Ito galing ito sa balita po ng South China Morning Post. Okay. So, ito no, itong South China Morning Post po na to, ito po ay media from Hong Kong. Pakakaalam ko from Hong Kong to. So recognized na po talaga ng China na, 'di ba? South China Sea, Philippines. Marcos approved na nga, 'di ba? Approved purchase of submarine to defend sovereignty amid growing China tensions. So malino mga kababayan na kaya po tayo bibili ng submarine at ito po ay alam na po ng China para po sa West Philippine Sea. Okay. So ngayon, panoorin po natin itong sinabi nga po ng NSC. Sige. Critical ang submarine sa atin because it allows us an opportunity to monitor and increase our maritime domain awareness. It is also a deterrence on the part of the Philippines. So now that parating na yung mga BrahMos missiles natin, this month actually, parating na yung ground systems, so next month darating na yung missiles, no?
and we're entering the supersonic age. The capacities of the Philippine Marines, no, sila nahawak ng Brahms missiles, will be significantly improved. We also want to do the same for the Philippine Navy. And the acquisition of submarines will significantly improve our capabilities. Alam nyo, for so long, the Philippine military has always been considered the weakest in our region. No? With the acquisition of these defense equipments, hindi na tayo pwedeng tawagin weakest. No? We will now become a middle power in terms of our armed capabilities. And that is a game changer, no? Because that will increase our defense posture. When was it the request made, and has it been budgeted? And what is the timetable for the acquisition? Well, yung Horizon 3 will, of course, be subject to budget allocation. So for that, I'd like to refer you to the Armed Forces of the Philippines and the Department of National Defense. Basta kami sa National Security Council. We support the Horizon 3 and we support the acquisition of submarines for the Philippines. So may nagtatampo si Rodolfo Boboran. Ito naman, oh, siyano ka naman matampuhin. Hello po, sir. Magandang gabi po. Last comment din na rin po kung di ko rin siya papansinin. yan. So, good evening po, sir. No? So, mga kababayan, ngayon, ito na malinaw na ngayon. Okay. So, ito ang punto natin dito, mga kababayan. Bakit ko ba na-content ito? Kasi mga ka-streetwise ito. Actually, yung pabili po ng submarine po ni PBBM, okay, kasi meron po kasing meron po kasing pace. Yan pong modernization po natin sa AFP at tayo po ay nasa third phase na po. At diyan po sa third phase po na po, diyan na po papasok po yung submarine. At ang isa po dito, no, sa mga desidido po na mag-supply sa atin ng submarine, ito po yung Spain, France, Korea and Italy have shown interest in supplying the Philippines with submarine, they said. So bukod nga po sa Pilipinas, kung makakaroon po tayo ng submarine, actually, meron na rin po yung Indonesia at saka yung Vietnam. So, di na po tayo mapag-iiwanan. Kung dati po kolela at ngayon, posibleng nasa middle class na po tayo regarding po dyan sa AFP. No? Kasi may mga parting pa pong mga ano ngayon, yung mga supersonic missiles eh, na binili rin po natin at may paparating pa rin po at ang helicopters. Diba? From India. At saka mga kababayan, ang tanong dito, paano yung bayad? Okay? So actually, ang mangyayari po dito, ito ha, sabi dito, actually the budget is between 70 to 100 billion pesos. Kayang-kaya, diba? But the government offering us submarine is giving us a long-term loan of 20 years. So ito po yung mga kaalyado po natin. Okay? Maliit lang po ang down payment at ang taon-taon I think ay manageable. Okay? So mga kababayan, sana, ang nung nabasa ko nga ito, sana yung 51 billion ni Pulong, sana yung 30 billion doon, sana pinang-down na lang po sa submarine. Kasi mga ka-streetwise, ano, nakita naman po ngayon natin na yung Davao po ngayon ay binabahan na naman. So dyan po sa mga kababayan po natin sa Damau City, so syempre mag-ingat po kayo dyan kahit po na magkaiba tayo ng politika, na kayo po ay kulto ng mga DDS, kulto po ng mga Duterte, syempre, iniisip pa rin po natin yung kaligtasan nila. Pero ang punto nga dito mga kababayan, total, hindi naman po kasi masagot ni Pulong Duterte kung saan napunta yung 51 billion at yung Davao City po ngayon ay binabaha pa rin. Sana, di ba, wala tayong nakita kung saan napunta yon, sana, dinaw na lang ito sa submarine. O kaya, ginawa yung Mindanao Railway Project. Di ba? Oh. And then mga kababayan kasi. Okay. Ngayon, habang si PBBM po ay plano po talaga na palakasin po yung hukbong sandatahan po natin, especially po sa Navy, laban po dyan po sa mapang-abusong China, ito naman po si Duterte at saka si Alvarez, ginagawang hostage yung Mindanao. Oh, sabi dito, no, Alvarez bats for an independent Mindanao if the Philippine continues to quarrel with China. Walang yaka, Alvarez. Okay? Map of Mindanao. Okay? Davao del Norte, 1st District Congressman and former House Speaker Pantaleon Alvarez, so siya po ay naging House Speaker po ni Duterte dati, says that Mindanao should advocate for independence if the Philippines continues to claim its stake in the West Philippine Sea. In the bold suggestion, Alvarez says in that if the supposed Imperial Manila in
insist on dragging the entire nation towards the prospect of war, then Mindanao is better off by itself, if that would be. So mga kababayan po, kasi ito lang naalala ko mga ka-streetwise eh. Nung pinapasok po ni PBBM yung EDCA, ang panakot ng mga DDS magkakagyera kaagad. So may gyera ba nangyari? Wala. So ano kinakatakot ninyo? Di ba? Sabi nila, di ba? Ah, yung mga EDCA sites na yan, yan ang unang tatamaan ng missile. So nasaan na? Nasaan yung missile? Nasaan? Wala. Walang missile. Parang common sense ninyo, wala. Wala rin. So ngayon mga kababayan kasi, ang punto dito, habang si PBBM po ay gumagawa ng paraan para ipaglaban po yung West Philippine Sea na sa atin naman po talaga yan, at bibili pa po ng mga sangkat. Actually, ang dami niya lang ano eh, paparating ng mga gamit eh. Yung supersonic missiles, tapos meron pa po yung sa Marines, tapos yung submarines, parating na rin po sana, and then pati rin po yung helicopters. Lahat po yung ginawa po ni PBBM para po protektahan po yung Pilipinas laban po sa China. Samantalang itong si Duterte at saka si Pantaleon Alvarez ginagawang hostage yung Mindanao para i-justify na wag po tayong lumaban sa China regarding po sa West Philippine Sea. Kabobohan nyo yan. Kaya nga ako talaga nagtataka talaga ako kung bakit ano eh. Kung bakit si Willie Revillame eh, bilib na bilib kay Duterte. Di ba? Eh paano pag, di ba, sabi ni Willie Revillame, Pangulo, ganun. Mahal na Pangulong Duterte, kung ano yung iuutos mo, susunod po ako. Tapos may background music pa, no? Ding, ganun pa, no? So paano kapag sinabi ni Duterte na, Willie, gawa ka nga ng batas na, ano, na bawal yung submarine, gawa ka ng batas. Oh, Pangulo, dahil sa magaling kayo, mahal kayo ng taong bayan, gagawa ko niyan. Ano pa, mahal na Pangulo? Mahal na mahal ko kayo. Oh, pakis. Matay na niya, pakis. So, kitang-kita mga kababayan, yung pagkakaiba po talaga no, ni PBBM tsaka kay Digong. Ito lang kasi yung napansin ko kasi. Si Digong po kasi, ano, magaling na politiko. Hindi siya magaling na presidente. Magaling siyang politiko. Charismatic. Ako naniniwala ako na mas charismatic si Duterte kumpara kay PBBM. Naniniwala ako doon. Naniniwala talaga ako doon. Kasi di ba nakita natin yung mga supporter po talaga ni PBBM. Karamihan po, pro-government tsaka mga loyalista. So hindi naman sila kulto. Hindi po katulad kay Duterte na kulto. Di ba? So mas charismatic, mas matindi po yung charisma ni Duterte na kapag kayo po ay na-hook ng para maging DDS, talagang hook talaga kayo. Yan yun, well, ayaw natin, di ba? So sana dumating yung submarine at pasabugin natin yung bahay ni Digong. Hindi, joke lang. Baka seryosohin. So thank you po mga kababayan no. So nakalimutan ko po to no. So thank you po sa iyo Ma'am Esther Hidalgo. Maraming salamat po sa iyo diyan sa inyong suporta po sa Timutin Channel. Kay Ma'am Arlene Makabuhay, hello po, at saka kay Ma'am Miyu. Yan, ang tagal na po nating member po niyan dito no. Thank you po no. And then so mga kababayan no, so kayo po agree ba kayo dito sa plano nga po ni PBBM? Actually hindi na to plano. Ano na to? Aprobado na to. So, pabor ba kayo dito po sa gagawin ni PBBM na pagbili nga po ng submarine? So, dyan po sa 1,109 po na nanonood, pakicomment na lang po. Pakilike na lang po. Ang dami niya, no? Kung kukomment kayo lahat. At saka dyan din po sa Team Replays, pakicomment na lang po, no? So, thank you po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, kita na lang po ulit tayo sa susunod po na video, no?